Tayo po yung manalangin, taas po natin ating makamay, Opo, dakila at mapagpala mang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, banayad sa pagagalit sa kasagabagan, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang panalangin po ng aming ginagalang Pastor End Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigil sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan. Sa iyong santong espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasal, kabagan mo kami patawarin. Lubos at labis kami nagsisi sa aking mga labi. Ikaw po maglagay, Lord God, makatagad dapat bigkasi. Ikaw aking nasahan, buksampang unawa, kaisipan ng bawat na pakinig at patuloy kaming sama ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, I pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Una tingit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri at pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan. Walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpabot ng dobling paggalang sa ating pong bilabid Honorable Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God. Ito the whole Almeida family. Purihin natin mga Panginoon. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi po natin malimutan ang mga turo, mga aral ng ating beloved Honorable Stand Pastor, our beloved Mama Dear. At magandang hapon sa inyo lahat, sa lahat po ng ating pinagpalang viewers sa ating pong live webcast, especially sa ating pong beloved Ted, beloved Minister Luke, sampu na kamamahal sa buhay dyan po sa dako ng USA. Purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo. At ang ating pong paksa o tatalakayin para sa araw na ito. Nasa atin pong monitor, pamagitan po nating remedy. Remedy sa Tagalog, remedyo, lunas, mga minamahal. Basahin po natin ang ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The book of the prophet Jeremiah, chapter 7, verses 23, 24, and 26. But this thing commanded I them, saying, obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. But they hearkened not inclined, nor inclined their ear, but walked in the counsels and in the imagination of their evil heart, and went backward, and not forward. 26. Yet they hearkened not unto me, nor inclined their ear, but hardened their neck. They did worse than their fathers. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Dito po sa Jeremias, Kabanatang 7, Talatang 23, 24, Talong 76. Kundi ang bagay na ito ay inuutos ko sa kanila na aking sinasabi, inyong dinggin ang aking tinig at ako'y magiging inyong Diyos at kayo magiging aking bayan. At magsilakad kayo sa lahat ng daan na inuutos ko sa inyo, sa kabubuti ninyo. Ngunit, hindi nila dininig o kiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sarisling mga payo at sa pamagmamatikas ng kanilang masamang puso at nagsiyaong paurong at hindi pasulong. Gayunman hindi sila nakakinig sa akin o nakakiniling man ang kanilang pakinig, kundi pinagpagmatikas ang kanilang liig, sila'y nagsigawa ng lalong masama kaysa sa kanilang mga magulang. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang ating Diyos na buhay sa langit, ang ating pinakamahal na Jesucristo, ang magpala po ng kanyang banal na salita. Ang ating tinatalakay ay remedy. Remedy ang ibig sabihin, remedyo o lunas. Dahil sa isang bagong taon, ang inaasahan ng lahat, mga minamahal, buong mundo, isang bagong plano, isang bagong buhay, isang bagong kasaganahan. Subalit, sa inaasahan ng lahat, mga minamahal, kabaliktaran ang nangyari. Kaya ang lahat ng tao ay naghahanap ng remedyo, naghahanap ng lunas, mga minamahal. Ang iba naman ay totoong nagalit. Kaya sumisigaw na sa gate ng DOH, mga minamahal, sinasabing may kasama silang 450,000 na mga kasama nila, na kung lahat sila ay bababa, mga minamahal, totoo namang magkakagulo. Kaya naman naisip natin ang mga pangangaral ng ating beloved Holy Evangelist Will de Almeida, the end time prophet of our loving God. Bilang mga totoong Kristiyanong naglilingkod
sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, ang lahat ay dapat nakahanda. Ang sabi ng ating ginagalang mahal na pastor, dalawang bagay mangyari. Maaring ito ang pagbabalik o senyales ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Maaring magkaroon ng tinatawag mga minamahal na kaguluhan o maaring magkaroon ng tinatawag na rapture o spiritual government, mga minamahal. Alin man doon, ang tao ay naghahanap ng tinatawag na remedy. Ano ba ang kalunasan? Ano ba ang solusyon? Ano ba ang remedyo, mga minamahal? Yun ang hinahanap ng tao, nasaan? Anong remedyo? Anong ating gagawin? Pero hindi nila inaalam ano ang pinagmulan, mga minamahal. Dahil bago dumating ang tinatawag na problema, mga minamahal, meron munang pinagmulan ang problema. Kaya nga, mga minamahal, prerogative, mga minamahal, ng tinatawag na remedy, dapat alamin muna ng tao ano ba ang naging dahilan. Bakit nagkaroon ng malaking problema? Lahat ng tao ay umaasa. Sana ay maging masaya na tayo. Tayo'y malaya, nakagaya nito. Lalabas tayo kasama ang ating pamilya. Hindi pinag-uusapan ano ang edad. Kahit na uugoy-ugoy pa. Kahit na siya ay hindi pa marunong magsalita. Kasama mo siyang ilalabas. Mamamasyal kayo. Pagkakasahin nyo ano ang bagay na meron kayo. Pero gaano katagal nangyari, mga minamahal? Sa isang napaiksing panahon lamang, ngayon ang tao ay muling nasa tinatawag na kalumbayan at hindi alam kailan magkakaroon muli ng tinatawag na ganap na kalayaan. Ano ang dahilan, mga minamahal? Ang sabi ng ating nabasa sa Jeremiah verse 7, verse 23, 24, and 26. Gawin natin memory verse, mga minamahal, ang versikulong ito. Dahil maging sa ating sarili, sa ating personal na buhay, kung dumating ang tinatawag na isang bagay na ayaw natin, nasa remedyo kaagad tayo. Pero bago dumating ang remedyo, alamin muna natin ano ba ang dahilan. Ang dahilan, sabi ng 23, mga minamahal, ang Diyos ay mayroong utos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang utos ng mahal na Panginoon ay hindi sa isasama ng tao, bako sa ikabubuti ng tao. Ang sabi ng verse 23, inyong dinggin ang aking tinig, ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Simple lamang, mga minamahal, di ba? Hearken my voice, sabi ng ating malapit Jesucristo, and I'll be your God. Siya'y ating magiging Panginoon, tayo magiging bayan ng Diyos. Simple mo lamang, didinggin ang tinig ng mahal na Panginoon. Ikaw ay para sa Diyos, ang Diyos ay para sa iyo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kalakip nito, mga minamahal, magsilakad kayo sa lahat ng daan na inuutos ko sa inyo sa ikabubuti mo. Hindi ka pala pipili ng daan na gusto mo. Yung ilalagay sa iyo ng Diyos, yun ang lalakaran mo. Pero hindi ka dapat mag-alinlangan dahil sabi ng ating nabasa, sa ikabubuti mo ito pag inilagay ka ng Diyos sa daan na dapat mong lakaran. Ang sabi ng 24, mga minamahal, ano ang ginawa ng tao? Dinig ba niya ang Diyos para maging tama ang kanyang lakad? Dinig ba niya ang Diyos para siya'y maging bayan ng Diyos at ang Diyos ay maging para sa kanya? Dinig ba niya? Hindi po, mga minamahal. Sabi ng 24, ngunit hindi nila dinig o kiniling man ang kanilang pakinig, kundi nagsilakad sa kanilang sariling payo at sa pagmamatigas ng kanilang mga masamang puso, nagsilakad silang paurong at hindi pasulong. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. So ito pala ang dahilan, mga minamahal. Kaya kahit ang tao ay maghalap ng remedy, hindi niya matatagpuan. Maghahanap siya ng kagalingan, maghahanap ka ng kapayapaan, maghahanap ng kasaganan, hindi niya matatagpuan. Dahil hindi niya muna inaalam, mga minamahal, papaano nagkaroon ng problema. Kaya saliksikin muna, ano ang problema bago yung remedy, mga minamahal? Ito pala ang problema. Yung gusto ng Diyos, ayaw ng tao. Ang gusto ng tao, mga minamahal, yung ayaw ng Diyos. At yung gustong kasaganaan na ibigay ng Diyos sa tao, ayaw ng tao. Dahil sabi ng ating labasa, ang gusto ng tao, lumakad siyang paurong at hindi pasulong. Anong ibig sabihin nun? Kung ang tao ilalakad na pasulong, mga minamahal, ang ibig sabihin, very willing siya na lumakad siya sa daan ng Panginoon. Very willing siya. Hindi siya pinipilit. Ah, dito ako. Dahil sabi ng Panginoon, dito ako lalakad. Siya ikabubuti ko ito. Ibig sabihin, pasulong ang kanyang lakad.
Pero sabi ng ating nabasa, lumakad ng paurong ang tao. Ang ibig sabihin, mga minamahal, sa daan na gusto niyang nakaraan at hindi sa daan na gusto ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya sabi ng 26, gayon may, hindi sila nakinig sa akin o nagkinig man ang kailang pakinig, kundi pinagmatigas ang kanilang leeg, sila'y nagsigawa ng lalong masama sa kanilang mga magulang. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya pala sinasabing ang paglakad nila, mga minamahal, ay paurong. Dahil kung ang kanilang magulang ay gumawa ng masama, ang sabi ng ating nabasa, pinagmatigas ng mga taong ito, ang kanilang mga liig, hindi dininig ang tinig ng Panginoon, kinilig man ang kanilang pakinig, bagkos gumawa sila ng higit pang masama sa ginawa ng kanilang mga magulang. Kaya ang lakad nila ay naging paurong. Sa makatuwid, mga minamahal, ibalik natin ang tanong, bakit sa isang bagong taon, ang inaasahang kasaganahan ay naging tinatawag na kahirapan? Bakit ang inaasahan, mga minamahal, na kagalakan, kasiyahan ay naging kalungkutan at kahapisan? Bakit? Ang problema ay ito, mga minamahal. Ang tao ang umipili ng bagay na gusto niya sa ikasama niya at hindi sa ikabubuti. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dahil dito, ang tao ngayon ay nasa tinatawag na hindi magandang kalagayan. Ano hindi magandang kalagayan ng tao? Basahin po natin. The book of Proverbs, chapter 1, verses 27 to 28. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Mga Kawikaan, kapitulo 1, versikulo 27 at 28. Pag ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang iyong kasakmanaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot, hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamalapit na Jesucristo. Ito ngayon ang naging kalagayan ng tao, mga minamahal. Kaya anuman ang gawin ng tao, mga minamahal, naghahanap siya ng remedyo, hindi na remedyo ang kanyang hahanapin. Kundi sabi ng ating nabasa, kapahamakan na at naghihintay dahil mismo ang Diyos sa panalangin ng tao ay hindi na makikinig. Naintindihan po natin yun, mga minamahal. Naghahanap ng remedyo ang tao, pero hindi na siya makahanap ng remedyo. Dahil sa ginawa ng tao, mga minamahal, maging ang Diyos ay hindi na makikinig pa sa panalangin. Kaya sabi ng ating nabasa, Kawikaan, Kabanatang 1, ang talata ay 27, pagka ang iyong takot ay dumating na parang bagyo at ang inyong kasakunoan ay dumating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Ang tanong, dumating na ba o darating pa lang? Dumating na, mga minamahal. Dumating na. Kaya ang nabago lang sa 2022, yung kalendaryo, mga minamahal. Pero naging worse pa ngayon, mga minamahal, ang kalagayan ng tao. Dahil ang sinasabi ng verse 27 na kahapisan ay dumating na. 28, anong gagawin ng tao? Alam nilang may Diyos. Kaya tatawagan na ng tao ang Diyos dahil alam naman ng tao may Diyos. Sabihin natin 99%, mga minamahal, sa buong mundo, alam nilang may Diyos at 1% lamang nagsasabing walang Diyos. Sabihin natin yung mga atheist, mga minamahal, ordado na tayo sa 99%, alam nilang may Diyos. Kaya tatawag sila sa Diyos. Ano ang tugon ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi ng verse 28, kung magkagayon, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Ayan na nakatatakot na kalagayan ng tao ngayon, mga minamahal. Kung ang Diyos ay totoong hindi natutugon pa sa panalangin ayon sa ating nabasa sa banal na kasulatan. At ang kapisang ito, mga minamahal, ay wala ng remedy pa. Wala ng solusyon pa, mga minamahal.
sa mga taong hindi totoong naglingkod sa ating pinakamamahal na Pesu Kristo. Pero sa mga totoong naglingkod sa ating Malapaynoon, mga totoong Kristiyano nag-alay ng buhay nila sa Malapaynoon, kagaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon, kung dumating na ang panahon at sinasabi ng banal na kasulatan, ito na ang mahal na Panginoon ay hindi natutugon sa panalangin, ang ibig sabihin niyan, ito na ngayon ang tinatawag na total separation from unbeliever to believer. Na ang ibig sabihin, mga minamahal, ito na ngayon ang total, kompletong paghihiwalay ng mga hindi mananampalataya at mananampalataya. Dahil sa hindi mananampalataya, sinasabi ng banal na kasulatan, hanapin nila ang Panginoon, hindi nila masusumpungan. Tumawag sila sa Panginoon, ang Diyos ay hindi na tutugon pa sa kanila. Ang kahapisan nila ay walang remedyo, walang lunas, walang katugunan, walang solusyon, mga minamahal. Pero sa mga tunay na anak ng ating mahal na Panginoon, ito naman ang kanilang pangarap na sinasabi ng banal na kasulatan. Pag nakita mo ang pangyayaring ito sa ibabaw ng lupa, huwag kang magulumihanan. Ititingin mo lamang iyong mga mata sa langit at tignan mo ang kaligtasang ipagkakalob sa iyo ng ating pinakamamahal na Pesu Kristo. Ang ibig sabihin, mga minamahal, the final days for a saint, ay darating. Yung tinatawag na final day for a saint ay darating. Ibig sabihin, ito na ngayon. Hindi pala nasayang, mga minamahal, kung ang mga Kristiyano ay nagtiis at sa mahabang panahon ay naglingkod sa ating pinakamamahal na Pesu Kristo. Actually, yung salitang tinatawag na patience, mga minamahal, actually, kung iisipin natin, mga minamahal, napakaliit na porsyento. Bakit? Dahil ang salimutan, may pagtitiis din. Or rather, ang mga tao sa salimutan, may pagtitiis din. Pero, walang gantimpalang naghihintay. Pero ang anak ng Diyos, mga minamahal, in just a little time, meron silang pagtitiis, mga minamahal. Kaya in your patience, you will see, you will win your soul. Sa pagtitiis mo, may pagwawagi mo ang iyong kaluluwa. Kaya sinasawag na pagtitiis, mga minamahal, maliit na porsyento yan. Dahil habang nagtitiis ka, naghihintay ka sa pagbabalik ng ating pinakamamahal Pesu Kristo, yung pagtitiis mo naman, may kapalit naman na biyaya at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Pesu Kristo. Kahit na ang salimutan ay humihibik, sila'y umiiyak, sila'y nalilito, sila'y naapis, ikaw naman, palapak ang natutulog, palapak ang gumigising, dahil alam mo, nakasama mo pa rin ang ating pinakamamahal na Pesu Kristo. Ang salimutan, mga minamahal, nawalan sila ng boses. Nawalan sila, mga minamahal, ng panlasa. Nawalan sila, mga minamahal, ng tinatawag na hindi na sila makapagsalita ng maayos. Nagkaroon sila ng mataas na naglap. Pumunta ka sa mga butika, sa drugstore, mga minamahal, napakahaba ng pila. Wala nang mabiling gamot, mga minamahal. Pero ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, simple lamang, nawalan ka ng boses. Bakit? Baka meron kang ginawang hindi maganda, kaya ka nawalan ng boses. Ako actually, just last day lang, mga minamahal. Dahil pinaayos ko yung aking sasakyan, maaga-maaga akong kumilos, mga minamahal, uminom ako ng malamig na juice. Siyempre, galing sa ref eh. Yung mga prutas, ginawa kong juice, galing sa ref. Actually, dapat hindi ko pa inumin yun. Lalagyan ko pa ng mainit na tubig para maging warm, tsaka ako inumin. Ay nagmadali ko, ininom ko. Siyempre, first time sa buhay mo, naiinom ka ng malamig, masarap din naman pala. Sabi ko, masarap din naman pala uminom ng malamig sa buong buhay ko, puro warm ang iniinom ko. At di nag-enjoy ako, mga minamahal. Sa batid salita, napaayos ko naman yung sasakyan ko. Pinaregister ko na rin. Pumunta ako sa site para ayusin yung ating project doon, mga minamahal. Naku, pagdating ko noon, sama na na aking pakiramdam. Yung engineer natin, ganun din. Nakisabay ka pa sa akin. Pagdating sa bahay, plak na, mga minamahal. Eto na. Ang resulta ng aking pagbabaya. Dahil hindi ako talaga umiinom ng malamig, mga minamahal. Sa quiet niya, sabi ng mga kapatiran, Brother Louis, tikman mo lang ito. Ito ang ice cream na hindi mo matatagpuan sa buong mundo. Sa quiet lang. Mamahalin to. Sa inyo na yan. Dito na lang ako. Kape lang iinumin ko. Okay na sa akin yan. Doon sa juice, mga minamahal, tinamaan yung aking lalamunan. Sa madaling salita, hindi ako nakadalo. Hindi ako nakadalo, mga minamahal. Tinamaan yung aking lalamunan. O, pagsasalimutan, naku, COVID, bumili ka mula sa drugstore. Walang mabili, punta ka na sa doktor. Positive! Wala na, malungkot na, mga minamahal. Diba? Tayo alam natin, ano ating pagkukulang na pabayaan natin ating sarili, mga minamahal?
O di, makatapos doon. Nasa gawain na naman tayo. Ngayon, nasa gawain na naman tayo. Meron na tayong boses. Nagsasalita na tayo. Hindi tayo nalulupay-pay. Kaya malaki ang pagkakaiba. Mga minang, malaki ang pagkakaiba. Kaya darating ang tinatawag na total separations of believer and non-believer, mga minamahal, dahil gagawin ito ng mahal na Panginoon para hindi maepektuhan ang mga mananampalataya sa parusang gagawin ng malapay sa daigdig na ito. At hindi pwedeng pasabalian, mga minamahal, nakalagay sa banal na kusulatan, may magaganap na parusang gagawin ng ating malapay noon sa daigdig na ito. Tinatawag na wrath of God. Kaya ang preaching ng ating ginagalang mahal na pastor kagabi, sinanood ng television program. Wala ba tayong kasama rito? Ah, wala naman pala. Mga cameraman lang. Kaya walang nanood ng television program. Mga cameraman lang. Naka-live webcast nga pala tayo. Nanood ng television program. Wala. Hindi nyo napakinggan. Di ba? Preaching ng ating ginagalang mahal na pastor sa dako ng San Felipe, mga minamahal, and that is our very first crusade sa lugar na yan. Ang preaching ng ating ginagalang mahal na pastor, mga minamahal, tinatawag na first love ng Kristiyano sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating ginagalang mga pastor, nang ikay makilala sa mahal na Panginoon, pinagaling ng malapay ang iyong karamdaman at ang iyong karamdaman, pinagaling ng malapay, inalis ang iyong kahirapan, nalutas ang iyong problema. Pagkatapos kayo ng lamig ka, lahat ng inalis sa iyo, babalik sa iyo. Napakagandang mensahe, mga minamahal. Ako, inako ko lahat ng mensahe. Kailangan natin yon, mga minamahal, para hindi ka naman lamig, palagi kang mainit sa mahal na Panginoon. Isipin mo lang, malamig ka, malamig ka, malamig ka. Ano ang babalik sa akin pag ako nalamig? Ketong, mga minamahal. Ketong. Ay, ba't ka pa man lalamig? Huwag ka rin iinom ng malamig para hindi ka mawala ng boses. Palagi kang mahilig sa mahal na Panginoon. Ano ba? Sabi na ating ginagalang mga pastor, isang beses ka lang hindi dumalo. Merong tuwang-tuwa sa'yo. Sino ang hindi tuwang-tuwa sa'yo? Ang kaaway ng Diyos dahil isang beses kang hindi dumalo. Kasusunod yan, hindi ka na isang beses hindi dadalo. Maraming beses ka nang hindi dadalo. At tuwang-tuwa na sa'yo ang kalaban ng ating mahal na Panginoon. Pero habang ikaw ay on fire sa ating pinakamahal na Peso Kristo, nararanasan mo, bahagya lamang kung ano meron sa libutan, pero pag-iyak mo at pagtawag at paghingi ng panalangin sa ating mahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Perez and the Lord, ang mahal na Panginoon, kung sa sanlibutan, hindi natutugon sa panalangin, ikaw na anak ng Diyos, tutugunin at tutugunin ng ating mahal na Panginoon sa panalangin. So itong dahilan, mga minamahal, na dapat masumpungan ang ating mahal na kababayan. Tayo, wala tayong alalahanin. Kung hindi ka makabili sa mga supermarket, anong ibig sabihin niya? Saan ba tayo nagsimula? Tayong lahat. Ewan ko na lang yung mga early 2000 na dumating, mga minamahal. Kaso ako, 89 ako dumating eh. 89, mga minamahal, wala talagang kainan. Actually nun, mga minamahal, walang kainan. Pag nag-Holy Supper kami, para sa akin ha, Holy Supper ha, pagkain ko na yun, yung maliit na tinapay, at saka yung juice natin, pag Holy Supper, nakatikim ako nun, pagkain ko na yun, mga minamahal. Eh, masanay ka lang buong maghapong walang pagkain. Sabado pa lang, wala ka ng pagkain. O Holy Supper, nakapag-break ka ng juice at saka maliit na tinapay, o nag-break ka na. Masaya kami noon, masaya na kami noon. Bakit? Kasi mga prayer warrior kami noon, mga minamahal. Hindi pa kami kakain, utusan pa kami kung saan-saan. Pag-uwi namin, mga minamahal, alas 3 na madaling araw, mapanag ka na kung nakirang ka ng pagkain. Mapanag ka na noon. At kung wala, ay di matulog ka lang. Kaya kung nakapag-Holy Supper kami, meron na kaming breaking, praise the Lord. At sa aming pagkain na yun, mga minamahan. Pero nung mga dumating na yung mga early 20, ewan ko yung mga dumating na mga early 2020, mga minamahan. Kasi nung 1989, 1990, 91, mga minamahan, hanggang 2000, mga minamahan. At talagang fasting at fastingan. Ako nga, hindi ko nga naranasan ang Pasko noon eh. Sa buhay ko ha, dito sa pastoral ha, ang Pasko na kumakain, tsaka bagong taon, hindi ko naranasan yun. Bakit? Palagi kami nasa ayuno. Ano gawin natin? Pasko, fasting! O bagong taon, fasting! Hanapin kami ng ating beloved honorable evangelist. Kasi mga prayer warrior natin. Ating beloved ordained preacher, Dr. Arco, kasama namin yan. Kasi mga prayer warrior natin.
Nawawala. Anong pumala, Pastor? Fasting. At tawagin kami. Bigyan kami ng blessing, mga minamahal. Hindi namin naranasan yun. Actually, kasi sinasabi ko, doon sa mga kasama ko, dahil hindi ko naranasan yung kumain ako ng bagong taon, Pasko, nung ako'y mag-asawa, nasanay na ako walang ganun. Kaya pag Pasko, nagbigay ka kapitbahay, kakain ako. Pag walang binigay kapitbahay, sitat, tulog na tayo. Matipid. Pag New Year, ganun din. Eh kaso, nandun tayo ngayon sa Marilaw, mga minamahal, bago nating venue, pinagpala tayo ng bagong venue, nagagamit na natin sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Gusto nila, magkakasama kami ron. Kaya sabi ko sa kanila, ngayon pa lang ako nag-Christmas na kumakain. At saka nag-New Year na naglararo. Sinamahal ko sila, mga minamahal. Masarap din naman pala. Kaya huwag niyo akong gayahin. Pero nasa inyo naman yun kung anong udyok ng ating pinakamahal na Pesokristo. Ang pinag-uusapan lang natin dito, mga minamahal, yung pagiging palagi nating on fire at handa tayo ano man ang mangyayari dahil ang tao'y naghahanap ng remedy. Ano ang remedy, mga minamahal? Kindly po. The book of James chapter 4, verse 8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. The book of Psalm chapter 73, verse 28. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, talata ay 8. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Magaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 73, talata ay 28. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos, ginawa kong aking kanlungan ang Panginoon Diyos, upang aking maisaysay ang lahat niyang mga gawa. Amen. Amen. God bless you po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ito pala ang remedy, mga minamahal. Ito ang remedy. Wala nang ibang remedy pa sa kalagayan natin ngayon, mga minamahal. January pa lang, ito ng kalagayan ng buong mundo. Tayo dito sa Pilipinas, mga minamahal. Marami na namang walang hanap buhay, mga minamahal. Marami namang mga sarado. Marami na namang nakatingin sa kalawakan. Hindi mo alam kung anong tinatanaw. Dahil hindi nila alam ano magiging kinabukasan. Katatapos pala ng bagyong si Odette, mga minamahal, wala pang tirahan ng iba. Naghahanap pa nga ng hanap buhay para makabili man lang ng konting yero, konting kahoy, may patayo kahit barong-barong na bahay, kahit isang dingding man lamang para may pangsangga, kahit humangin lamang, umulan man lamang, isang bubong na masisilungan. Eh wala pang makuhang trabaho. Dahil sa nangyari na naman, mga minamahal, dahil sa sinasabi nilang Omicron. Sabi ng Balalakosana, ito pala ang remedy. The only remedy na kailangan natin. Sabi ng Santiago 4:8, mga minamahal, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Not magsabi ng praise the Lord. Pero katwiran ng iba, kasama nila ang Diyos, mga minamahal. Hindi naman natin maitatangging totoo naman kasama nila ang Panginoon. Ang sabi rin ng iba, matagal na kaming lumapit sa Panginoon. Sumampalataya kami sa Panginoon. Hindi rin natin maitatanggi, mga minamahal. Kaya lang ang tanong, ang paglapit pa sa Diyos, totoo bang Diyos ang iyong lalapitan? Totoo bang Diyos, mga minamahal? Kaya sa panahon ni Paul, mga minamahal, napakaraming dambana. Sa lumang tipan, sa aklat ng gawa, napakaraming dambana. Pero meron doon nakalagay, sabi, ito ang dambanang wala kang Diyos na makikita, kundi ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, mga minamahal, Diyos na hindi nakikita ang sinasambaron, pero merong pangalan. Sa dinami-dami ng dambana, mga minamahal, meron silang iba't ibang Diyos. Totoo namang pinaglingkuran silang palatayanan. Pero merong tayong dambana, sabi dito, hindi Diyos na hindi nakikita, pero merong isang makapangyarihang pangalan. Kaya sinasabi, lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Ito ang tanging remedy sa ating kalagayan ngayon, mga minamahal. Pero paglapit mo sa Diyos, siguraduhin mo, lalapit ka sa Diyos na hindi nakikita, pero merong makapangyarihang pangalan. Ang sabi, dahil siya ay lalapit sa iyo.
Dahil yung Diyos na makikita mo, mga minamahal, ikaw ang lalapit dyan. Pero hindi siya makakalapit sa'yo. Hindi siya makakahakbang. Hindi siya makahihipo. Wala siyang magagawa para sa'yo. Hindi niya kayang pagalingin, mga minamahal, ang iyong COVID, ang Omicron na meron ka. Hindi niya kayang pagalingin ang kahirapan mo. Hindi niya kayang ilagay sa tinatawag na kasaganahan ang panalangin mo. Hindi niya kayang bigyan ng katungkulan. Pero ang Diyos na hindi nakikita, pero makapangyariang pangalan ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ngayon lamang, pag lumapit ka sa ating pinakamahal na Jesucristo, ang nararamdaman mo ngayon, nakaramdaman na mabaya lang ay kagalingan na. Ang kalungkutan mo, mapapalitan ang kagalakan. Ang iyong katanungang walang kasagutan ngayon ay magkakaroon ng kasagutan. Dahil tama ang Diyos na iyong nalapitan. Sa isang dambana ang Diyos ay hindi nakikita, may makapangyarihang pangalan. Hindi saint, mga minamahal. Hindi si Saint Mary, hindi si Saint Peter, at kung sino-sino pang saint, mga kinanonize na mga leader ng reliyon. Hindi sila ang Diyos na iyong lalapitan, kundi ang Diyos na lumikha sa iyo. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ito, this is the only remedy, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Pag lumapit kayo sa Diyos, ang sabi, maglinis kayo ng iyong makamahi. Kayong mga makasalanan, dalisayin ninyo ang iyong mga puso. Kayong may dalawang akala. Ang ibig sabihin, paglapit mo sa Diyos, kasamay ang hakbang na ito, mga minamahal. Lilinisin mo ang iyong puso, dadalisayin mo yung makamay na kagawa ng kasalanan, dadalisayin mo, at aalisin mo ang iyong dalawang akala. Hindi mo kinakailangan maging double-minded, mga minamahal. Dahil matagal ng panahon, mga minamahal, pinagluruan ang tao ng masamang espiritu. Pilit ipinakilala sa kanila mula pa sa kanunuan ang Diyos na nanggaling sa ibang bansa na sinamba nila. Gano'n na makatagal na panahon? Ilang siglo nang lumipas, mga minamahal. Ngayon, nasa panahon na tayo ng tinatawag na pandemic na walang sino man pwedeng mag-predict kung kailan matatapos ito. Kundi, ang nakakaalam na ito'y sign lamang, tanda lamang ng nalalapit na pagbabalik ng ating malapit Jesucristo ay yung totoong naniniwala na mayroong Diyos na hindi nakikita muling babalik upang kunin ang kanyang mga anak at gawing totoong tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Walang iba pa rin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Eh, sabi ng ating nabasa, the only remedy is lumapit ka sa mahal na Panginoon. At sabi ng ating supporting verse, ngunit mabuti sa akin ang lumapit sa Diyos. Kung lumapit ka sa Diyos, hindi pala magiging masama para sa iyo. Maging mabuti sa atin ang lumapit sa Diyos, ginawa kong aking kalungan ng Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Paglapit mo sa Diyos, anong gagawin mo? Malapit na ako sa iyo. Sabi ng ating nabasa, gawin mong kalungan ng Panginoon. Pag ginawa mong kalungan ng mahal na Panginoon, ginagawang masama ng iyong kamay, aalisin mo. Ang iyong pagiging double-minded, aalisin mo. Dadalisayin mo ang iyong puso dahil ginagawa mong kalungan ng ating malapit noon. Pag nagawa natin yan, mga minamahal, sinasabing the only remedy in this crisis, sabi ng Banal na Kasulatan, magkakaroon tayo ng tinatawag na solusyon sa pandemyang ito na hindi natin alam kaulan-uli, magwawakas at gano'ng karaming buhay pamilya ang mawawasak at mawawalan ng buhay. Kaya pag nagawa natin ito, mga minamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, kindly, jump na po tayo sa ating last verse, Kawikaan, Proverbs chapter 1, verse 33. Ang Diyos ay makikinig na sa atin, mga minamahal. At tayo ay tatahang tiwasay sa kasamaan ng daigdig na ito. Dahil natagpuan natin ang sinasabing remedy. Last verse, maghanda po ating magpaawit, mga manunugtog. The book of Proverbs, chapter 1, verse 33. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely and shall be quiet from fear of evil. Ipo sa mga kawikaan, kabanatang 1, talatang 33. Ngunit ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay at tatahimik na walang takot sa kasamaan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Ang tao ngayon ay nasa takot, mga minamahal. Ang tao ngayon ay hindi makatahang tiwasay, wala silang kapayapaan. Pero sabi ng ating nabasa, pag natagpuan mong remedy, nakalapit ka sa ating malapeso Kristo, ngunit ang nakikinig sa Panginoon, tatahang tiwasay, tatahimik na walang takot sa kasamaan. Wala kang takot sa kasamaan. Ano ba nang mangyari, mga minamahal? Payapa kang naghihintay sa Diyos na darating para sa iyo, para ibigay sa iyo ang langit at buhay na walang hanggan na siya inangako nito para sa iyo, na kanyang tunay na anak. Tayo na tayo tumayo. Kaya palagi nating isipin ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit. Maging sa mga taong sa kanya ay nawawagli. Kaya bakit di mo subukan na ngayon sa kanya'y lumapit? Sapagkat sa iyo, siya'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Tayo umawit. Hallelujah. Ang Diyos ay nagmamahal. Hallelujah. Ang Diyos ay nagmamahal sa akin. Sa mga taong nalalayo sa kanya. Ngayon na, sa kanya ka lumapit. Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos sa'yo'y naghihintay. Ang tatawa. Yeah.
purihin ang ating pinakamalapit sa Kristo. Walang imposible sa ating malapit. Siya ngayon ay naghihintay. Ating bilabi, Orden Preacher, Brother Henry, para sa ating mga pinagpalang mag. Amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. God bless you to our beloved Orden Preacher, beloved Kuy Louie. Purihin po natin ang ating napakabait na Diyos sa lahat po ng ating mga minamahal na mga bisita. Sa mga baguhan na narito po ngayon, nakasama po natin sa harapan. Iniibig kayo ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos ang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ang sabi ng banal na kasulatan, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Yan po ang tunay na remedy o remedyo, mga kapatid, hallelujah. Yung tayo po ay magbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi po ng Acts chapter 3 verse 19, na tayo po ay magsisi at magbalik loob sa Panginoon upang mangapawi ang ating mga kasalanan at dumating ang panahon ng kaginhawahan. Praise God. Hallelujah, yung ating pagbabalik loob sa ating mahal na Panginoon, yan po ang tunay na solusyon at lunas, mga kapatid, upang tayo po ay makalaya sa pag-alipin ng kaaway ng ating mahal na Panginoon. Nang sabi ng Biblia, sa lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, binigyan niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, subalit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sino lamang ang magiging anak ng Diyos? Yung mga tumanggap sa ating mahal na Panginoon, nagbalik loob sa ating mahal na Panginoon, naglingkod ng tunay sa ating mahal na Panginoon. Meron pong apat na susi ang kaligtasan. Unang-una po ay pananampalataya. Nang sabi ng Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, ay hindi siya maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang lumalapit sa Diyos, kinakailangan sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa lahat ng sa Kanya ay nagsisihanap. At yan po ang una niyong naisagawa, ang pananampalataya. Dahil napakinggan niyo ang salita ng Diyos at ang pananampalataya, ito po ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Napakinggan niyo ang salita ng Diyos, Ebanghelyo ng Kaligtasan, kayo nagkaroon ng pananampalataya, ibig sabihin na isagawa niyo ang unang susi ng kaligtasan, ang pananampalataya. Ang ikalawa po ay pagsisisi ng kasalanan. Sabagat ang sabi po ng Biblia, lahat nga ay nagkasala, walang umabot sa kaluwalhatiin ng Diyos. Kinakailangan tayo magsisi kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan. Ang Diyos ay tapat at banal na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at huhugasan niya tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos sa walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Makadiyon sa pagsisisi, mga kapatid, hallelujah. Yan po ang ikalawang susi ng kaligtasan. Ang ikatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Para ganap na mapatawad ang ating kasalanan pinagsisihan, kinakailangan tayo po ay mabautismuhan. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang sumampalatay at mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ayaw ng Diyos sa tayo po ay maparusahan, mga kapatid, hallelujah. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ngayon ang araw ng pagtanggap, kaya huwag po kayong uuwi na hindi po kayo nababautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hindi po ito pag-anib ng panibagong sekta o panibagong reliyon. Hindi po natin kailangan ng reliyon. Ang kailangan po natin ay tunay na relasyon sa ating mahal na Panginoon. At ganapin po natin ang pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay makapasok sa tinatawag na kaharian ng Diyos, buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagtapos po ng ating banal na gawain, meron po tayong bautismo sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, mga Gawa 2:38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At reglamento ng kaligtasan ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos po ang siyang magsasagawa na tayo po ay babautismuhan ng kanyang Espiritu Santo. Nang sabi ng Biblia na kapag dumating sa atin ang Espiritu Santo, magkakaroon tayo ng kapangyarihan at tayo po ay magiging saksi sa ating mahal na Panginoon. Makikita natin ang mga dakilang gawa ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid,
Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Itaas po ninyo ang inyong kanang kamay bilang pagsuko, pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. At sumunod po kayo sa maikling panalangin na aming sasabihin sa unang panalangin po ng ating minamahal iginagalang ni Evangelista Willis Adelmeda. Sama-sama po tayong manalangin. Sumunod po kayo. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito na ikaw ay aking natagpuan. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang Diyos, Panginoon at Hari ng aking buhay. Ako'y nagbabalik loob sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang mga kasalanan. Simula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito, labis po ako nagsisisi. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking kasalanan. At ako'y nangangako na mula ngayon, ikaw ay aking paglilingkuran ng tapat. Panghawakan mo ako. Mahal na Panginoon, gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami po ang mananalangin para sa inyo sa unang panalangin ng ating minamahal ginagalang Evangelista Willis Adelmeda. Narito po, mahal na Panginoon, ang mga baguhan na tumanggap sa iyong banal na pangalan, maging sa mga webcast viewers po namin, mahal na Panginoon, nasa kanikilala mga tahanan na tumanggap sa iyong banal na pangalan, dalangin po namin, mahal na Panginoon, patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkakasala, pakalinisin mo po sila ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Nawa ito po ang pasimulaan ng kanilang matapat na paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Panghawakan mo sila, O Diyos. Hallelujah. Dalangin namin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, na sila ay maglilingkod sa iyo hanggang sa iyong malapit ng pagbabalik, mahal na Panginoon. Iligtas mo po sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Isulat mo rin po ng malinaw ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, sa unang panalangin ng aming minamahal, ginagalang na Evangelista Willis Adelmeda, ito pong samot panalangin namin in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga minamahal, mga baguhan, dalawa na po ang inyong naisagawa. Una ay pananampalataya. Ang ikalawa po, ngayon ay inyong naisagawa ang pagsisisi ng kasalanan. Pangatlo po, pagtapos po ng ating bananagawain, huwag po kayong lilisan na hindi po kayo nababautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At kung kayo po ay magpapatuloy, isasagawa ng ating mabay na Diyos na kayo po ay bautismuhan sa Espiritu Santo. Makompleto ang apat, tayo po ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating malapinon. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, sa ating pagpapatuloy, ipinagkakalob ko po muli ang buong pagkakataon to our beloved Lord and Preacher, beloved Kuya Louie Angeles. Praise the Lord. Amen. God bless you sa ating beloved co-preacher, Brother Henry. Tayo po yung manalangin, mga minamahal, sa lahat po ng ating pangailangan as point of contact. Taas po natin, mga minamahal, ang ating kaliwang kamay at ang ating kanang kamay. Ipapatong po natin sa ating mga ulo at palagi nating isipin ating beloved Honorable Evangelist Willis Adelmeda, the end time prophet of our loving God, nagpatong ng kanyang kamay sa ating mga ulo. Ano man po ang ating taglay, makaramdaman, problema at kahirapan, magawa ng kaaway, mahadlang sa ating patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Kristo, palayasin natin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng ating pinakamahal na Kristo. Tayo po muna isama-samang mananalangin ng pagsisisi. Hallelujah. O po, dakilat mapagpala ang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, Diyos na banayad sa pagagalit, sa ganda, sa kahabagan, sa pahon ng panalangin po, aming ginagalang mapastor, end time prophet, Lord God, na ito po mga na, kasama namin ang mga tumanggap sa mga viewers, sa iyong live webcast, Lord God, dalangin po namin kabagan mo kami, patawarin sa lahat-lahat ng aming nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkasasama, kaya na pagbigyan at pagsalagsang sa iyo, banal ko, oh, malubos-labis kami nagsisimula, Panginoon. Tangin namin dalangin, ihanda mo kaming kalapot-dapat sa iyong pagbabalik, maging tagapagmana ng buhay, walang hanggan, mahal, Panginoon. At ikit sa lahat, patuloy po namin sinasami ng kin, ang mahabang buhay at kalusog ang kalubos sa aming ginagalang mga pastor, end time prophet, pagtugon mo po sa mapanalimatikim bitaw at patuloy po pong ibus masagalang pagpapala sa mabilabit children sa paglalakbay, bawat hipuy na kakalmahay, lumus pong pagpala mga ministerong inata mo sa mabalika. Pauna po ng aming ginagalang mga pastor, patuloy pagpalaing kasangkapanin sa maraming pangkalwang dalmo sa to ng biyaya at abutin mo aming pangailangan sa malang kaparaanan sa pangalan ni Jesus.
palaya siya makaramdaman demons of incurable sickness and diseases, demons of leprosy, TB, diabetes, asthma, goiter, heart disease, demons of paralysis, blindness, cancer, any kind of viruses, cast out from us, complete healing right now in the name of Jesus, demons of evil thoughts, carnality, materialism, dismaying faith, probably watch and clutches of the devil, cast out, be bound and toil and be there forever, complete healing and deliver us right now in Jesus' name we pray. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Taas po natin ating makamay, mga minamahal, at bilang pasasalamat sa ating mga mahal na Panginoon, tayo pong lahat ay tatalon at sasabihin natin ang tatlong beses na hallelujah, praise the Lord, para lahat na masamang espiritong pinalayas natin, lalo na mga viruses na dumarating, mga minamahal, kailanman na hindi kakapit o lalapit pa sa atin. Taas ang kamay, sabihin natin, hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, Lord God, for the sweet, sweet, holy presence, for the glorious gospel, for the forgiveness of our sins, complete healing, deliverance, salvation, access of eternal life, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Sabihin natin, thank you so much, dearest Jesus. We love you so much, dearest Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang lahat ng purihan pasalamat, ang ilamang sa ating pinakamalapit Jesu Kristo. Tayo pang magpatuloy sa ating mga announcement, ating beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon.